Sa mundong ginagalawan natin, hindi lamang mga tao ang naninirahan. Ayon sa mga alamat at kwentong bayan, may mga nilalang na nagtatago sa dilim, mga aswang, manananggal, at iba pang mga nilalang na tila sumasalungat sa ating pagkaunawa ng realidad. Ang mga ito'y bahagi ng misteryo at takot na bumabalot sa ating kultura, at sa bawat sulok ng ating mga bayan at probinsya, nananatili ang tanong, sila ba'y katang isip lang o tunay na banta sa ating buhay? Sumama sa akin at sabay nating tuklasin ang mga kwento ng mga nilalang na hindi natin nakikitang kasama natin sa mundong ito. Magandang araw, Kuya Rolly. Ako pala si Jose, taga Alegria. Kwento ito kay Lolo Canor. Ang mang-aagaw ng anino, aswang sa ilalim ng buwan. Sa isang tahimik na nayon sa Alegria, Cebu, nakatira si Mang Canor at ang kanyang pamilya. Si Mang Canor ay isang simpleng mangingisda, kilala sa kanilang lugar dahil sa kanyang kabutihan at pagiging matulungin sa kapwa. Ang kanyang asawa, si Aling Nena, at kanilang nag-iisang anak na si Isay ay nabubuhay ng simpleng ngunit masaya. Isang araw, isang batang paslit ang iniwan sa kanilang pintuan. Nakabalatong ito, halos namamalimo sa kalagayan. Nakakaawa ang itsura ng bata, kaya naawa si Mang Canor at Aling Nena. Bagamat nagdadalawang isip noong una, napagpasyahan nilang ampunan ang bata at bigyan ito ng tahanan. Pinangalanan nila itong Sabel, isang inosenteng pangalan para sa isang bata na tila wala namang kamalay-malay. Ngunit mula nang dumating si Sabel sa kanilang buhay, nagsimula ang sunod-sunod na malas sa pamilya. Una, nasira ang bangka ni Mang Canor, dahilan para mawalan siya ng hanap buhay. Sunod, nagkasakit si Isay ng walang malinaw na dahilan. Palaging nararamdaman ni Aling Nena na may nagmamasid sa kanila tuwing gabi, at palaging may mga kakaibang ingay sa paligid ng kanilang bahay, lalo na tuwing maliwanag ang buwan. Isang gabi, sa ilalim ng bilog na buwan, narinig ni Mang Canor ang malakas na iyak ng isang sanggol mula sa kapitbahay. Pati ang mga aso sa paligid ay nag-uunahan sa pag-alulong. Bumangon siya at sinilip ang labas. Napansin niyang hindi lamang iyak ng sanggol ang naririnig, kundi parang humahalo rito ang kakaibang ugong, tila ba hangin na bumubulong. Nang sumunod na araw, kumalat sa buong nayon ang balita na may nawawalang sanggol. Isang pamilya ang nagising sa gitna ng gabi at nadiskubre ang pagkawala ng kanilang bagong silang na anak. Sa bawat gabi ng maliwanag na buwan, may mga batang nawawala sa dilim. Ang sabi-sabi ng mga matatanda, may bumalik na aswang sa kanilang lugar. May ilang matanda ang nagsabi na nakakita sila ng anino na tumatakbo mula sa mga bahay ng nawawalang mga bata. Hindi ito ordinaryong anino, tila humihiwalay sa katawan ng tao. At laging sa tuwing nandyan si Sabel, palaging may nawawalang sanggol sa nayon. Dahil dito, nagsimulang maghinala si Mang Canor at Aling Nena na may koneksyon si Sabel sa mga nangyayari. Isang gabing tahimik, nagpasyang bantayan ni Mang Canor si Sabel habang natutulog ito. Nang sumapit ang hating gabi, nanlamig ang hangin, at parang may presensyang mabigat na dumating sa kanilang bahay. Doon niya nakita ang hindi maipaliwanag, ang anino ni Sabel ay gumagalaw, humihiwalay mula sa kanyang katawan. Ang anino'y tila isang buhay na nilalang, humakbang palabas ng kanilang bahay, patungo sa kung saan. Nanlaki ang mga mata ni Mang Canor. Sinundan niya ito sa malayo, at natuklasan niya ang anino na sumasanib sa ibang tao sa kalayuan, isang sanggol ang kinuha, at doon niya napagtanto na si Sabel ay hindi isang ordinaryong bata. Pagbalik niya sa bahay, kinausap niya si Aling Nena. Napagdesisyonan nilang harapin ang katotohanan, si Sabel ay may lahi ng aswang, isang mang-aagaw ng anino. Ang lahi nito ay kumakain ng kaluluwa ng mga sanggol sa ilalim ng maliwanag na buwan, at iyon ang dahilan ng sunod-sunod na pagkawala ng mga bata sa kanilang nayon. Sa kabila ng bigat sa kanilang dibdib, kinailangan nilang ibalik si Sabel sa lugar kung saan siya nagmula, isang malalim na kagubatan sa Alegria,
na kilalang tirahan ng mga nilalang na hindi dapat makisalamuha sa mga tao. Inihanda nila ang kanilang sarili, at isang gabing kasing dilim ng kanilang desisyon, dinala nila si Sabel sa lugar na iyon. Nang sumapit ang gabi ng kanilang pag-alis, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa Nayon. Wala nang nawala pang mga bata mula noon, at bumalik ang dating katahimikan ng kanilang lugar. Ngunit sa puso ni Mang Canor at Aling Nena, hinding-hindi mawawala ang alaala ng batang si Sabel at ang malas na dinala nito sa kanilang pamilya. Makaraan ang ilang taon, naging mas tahimik at matiwasay ang buhay sa Nayon ng Alegria. Bumalik sa normal ang takbo ng kanilang pamumuhay matapos mawala si Sabel at ang sumpa ng aswang. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, may ilang matatandang patuloy na nagbabantay at naniniwalang maaaring bumalik ang dilim na minsang sumikop sa kanilang lugar. Isang gabi, habang naglalakad pauwi ang anak ni Mang Canor na si Isay, nakaramdam siya ng malamig na hangin na tila bumalot sa kanyang katawan. Hindi kalayuan mula sa kanilang bahay, bigla siyang natigil at napatingin sa malayong kagubatan. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, nakita niyang parang may mga gumagalaw na anino sa pagitan ng mga puno. May mga matang kumikislap sa dilim, mga matang nakatingin ng diretso sa kanya. Pagdating ni Isay sa bahay, ikinwento niya sa kanyang mga magulang ang kanyang nakita. Si Mang Canor, na noong una'y inakalang tapos na ang lahat, muling nakaramdam ng takot. Alam niyang hindi ito ordinaryong panaginip o guni-guni lamang. Pinuntahan niya ang ilang matatanda sa Nayon upang magtanong, at doon niya nalaman ang isang nakakakilabot na balita. Ayon sa mga matatanda, may mga nakakita na sa kalagitnaan ng gabi ng mga kakaibang nilalang na parang humahakbang pabalik sa Nayon mula sa kagubatan. Hindi lamang anino ang kanilang nakita, may mga nilalang na tila alulong ng aso at ungol ng isang halimaw. Mas masama pa, may ilang sanggol na naman ang nagsimulang mawala, gaya ng mga nangyari noon. Ngunit sa pagkakataong ito, mas brutal at mas mabilis ang mga atake. Nagpa siya si Mang Canor na puntahan muli ang lugar kung saan nila iniwan si Sabel noon. Kasama ang ilang matatanda, naglakbay sila papunta sa kagubatan, dala ang mga talisman at mga orasayo na sinasabing makakapigil sa mga nilalang na iyon. Nang makarating sila sa lugar, nakaramdam sila ng bigat sa hangin, at tila may mga matang nagmamasid mula sa dilim. Habang nililibot nila ang lugar, isang matanda ang biglang bumagsak at tila nawala ng malay. Sinubukan siyang buhayin ni Mang Canor at ng iba pang kasama, ngunit bigla itong bumangon na tila ibang nilalang na ang sumanib dito. Nagsimulang magbago ang kanyang katawan, ang kanyang anino ay humiwalay, at sa ilalim ng buwan, kitang-kita ang pangil at mga mata ng aswang na muling nagbalik. Hindi na lamang isa, kundi tila may isang buong angkan ng aswang ang nakatago sa kagubatan ng Alegria, naghihintay ng tamang panahon para bumalik at muling maghasik ng lagim. Sila'y mas mabangis, mas mabilis, at walang pakundanggan sa kanilang mga biktima. Sa gabing iyon, napagtanto ni Mang Canor at ng mga matatanda na ang sumpa ng aswang ay hindi patapos. Mas marami pang darating na pagsubok sa Nayon ng Alegria, at wala silang ibang magagawa kundi maghanda para sa isang mas malaking laban. Ang kwento ni Mang Canor at ang sumpa ng mga agaw ng anino ay hindi patapos. Sa bawat pagpatak ng dilim, sa ilalim ng maliwanag na buwan, ang mga aninong gumagala sa kagubatan ng Alegria ay naghihintay lamang ng kanilang susunod na bibiktimahin. Matapos ang pangyayaring iyon sa kagubatan, lalong naging alerto ang mga taga-Alegria. Alam nilang hindi pangkaraniwan ang mga nilalang na bumabalik, at mas masahol pa ang susunod. Ayon sa isang matandang albularyo, na siyang pinakamatanda at pinakaalam ang mga lihim ng kagubatan, may isang mas malaking banta na papalapit. Ang pinuno ng mga aswang, kilala bilang Haring Aswang, ay matagal nang nagbabantay sa mga pangyayari. Sinasabi na ang kanyang kapangyarihan ay hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi pati sa mga kaluluwa ng kanyang mga biktima. Siya ang naguutos sa bawat aswang na umaatake sa gabi, at ang kanyang galit ay walang kapantay. Isang gabi, nang muling lumiwanag ang buwan, may narinig na alulong sa kabundukan, hindi ito normal na alulong ng aso o anumang hayop.
Ito'y malahalakhak ng isang halimaw na natutuwa sa paparating na sakripisyo. Ang mga alulong na ito ay nagmumula sa pinuno ng mga aswang, ang nilalang na hindi lamang nagnanakaw ng mga sanggol, kundi pati na rin ang kaluluwa ng mga matatanda at bata. Sa gitna ng kaguluhan, si Mang Kanor ay muling tinawag ng mga matatanda upang humingi ng tulong. Sa pagkakataong ito, mas handa sila, dala ang mga sinaunang gamit na galing pa sa kanilang mga ninuno, mga bakho, bawang, at mga palaso na binendisyonan ng mga albularyo. Ngunit sa kanilang paghahanda, may isang bagay na hindi nila natanto, ang haring aswang ay hindi kayang labanan ng mga pangkaraniwang pamamaraang alam nila. Mas matindi at mas malalim ang kanyang kapangyarihan, at kaya niyang kontrolin hindi lamang ang mga aswang, kundi pati na rin ang takot at mga alaala ng mga tao. Sa unang gabi ng pag-atake, ang haring aswang ay nagpakita hindi bilang halimaw, kundi bilang isang anino sa anyo ng isang tao, isang pamilyar na mukha. Nagsimula siyang magpakita sa mga nanay at tatay ng mga batang nawawala, lumilitaw sa kanilang mga panaginip at kinukuha ang anyo ng kanilang mga mahal sa buhay. Hindi nila agad na pagtanto na ang kanilang mga iniisip na mahal sa buhay ay ginagaya ng haring aswang. Unti-unti niyang sinisira ang tiwala at katinuan ng bawat residente ng Nayon. Isang gabi, sumalakay ang haring aswang kasama ang kanyang hukbo. Sa ilalim ng pinakamaliwanag na buwan, biglang naglaho ang mga ilaw sa bawat bahay, at ang mga ingay ng kagubatan ay natigil, parang ang mismong kalikasan ay natatakot. Ang mga anino ay nagsimulang sumayaw sa dilim, at isa-isa nilang kinakatok ang mga pintuan ng bawat tahanan. Ang sinumang nagbukas ng pinto ay hinarap ang pinuno ng mga aswang at ang kanilang mga kaluluwa ay agaran niyang sinunggaban. Sa pagkakataong ito, si Mang Kanor at ang mga matatanda ay walang magawa kundi magdasal at humingi ng tulong mula sa mga sinaunang espiritu ng kalikasan. Alam nilang walang silbi ang kanilang mga gamit, ang haring aswang ay nilalang na higit pa sa kayang labanan ng pisikal na lakas. Nagsimulang magdasal ang albularyo ng isang sinaunang orasayon na ipinasa sa kanya ng kanyang mga ninuno. Ayon sa kwento, ito lang ang tanging orasayon na kayang magpatahimik sa isang nilalang na tulad ng haring aswang. Habang lumalakas ang orasayon, ang mga anino ay unti-unting naglaho, at ang hangin ay huminto. Ang haring aswang ay napilitang umatras, ngunit bago siya tuluyang nawala, nag-iwan siya ng babala, "Ako'y babalik, at sa pagbabalik ko, wala nang makakaligtas." Ang Nayon ng Alegria ay naligtas sa gabing iyon, ngunit alam nilang pansamantala lamang ang kanilang katahimikan. Ang haring aswang ay babalik, mas malakas, at mas handang maghayganti. Walang sino man ang tiyak kung kailan ito mangyayari, ngunit isang bagay ang malinaw, ang sumpa ng Alegria ay hindi patapos, at ang pinakamalupit na dilim ay parating pa lamang. Ang kwentong ito ay patuloy na nagpapulala sa mga taga-Alegria. Hindi lamang sila kailangang maghanda laban sa mga aswang, kundi sa mismong pinuno ng mga ito. Sa bawat pag-ikot ng buwan, lalo nilang nararamdaman ang papalapit na banta. Matapos ang babala ng haring aswang, bumalik sa tahimik na takot ang buong Nayon. Ngunit sa kabila ng takot na iyon, may isang matandang albularyo, si Lolo Tiyoy, na kilala sa buong Alegria. Siya ang pinakanaunang albularyo sa kanilang lugar, at may hawak na sinaunang lihim mula sa kanilang mga ninuno na matagal nang nalimot. Isang gabi, kinausap ni Lolo Tiyoy si Mang Kanor at ang mga matatandang tagapagtanggol ng Nayon. Ibinunyag niya ang isang kwento na ipinasang henerasyon-henerasyon sa kanilang pamilya. Ayon sa kanya, may isang uri ng sinaunang sandata na nilikha ng kanilang mga ninuno para sa nag-iisang layunin, ang patayin ng haring aswang at ang kanyang mga kampon. Ang sandatang ito ay hindi basta pana o palaso. Ito ay gawa sa pinagsamang mga banal na materyales, bakal na pinindi mula sa isang meteor na bumagsak sa Alegria daan-daang taon na ang nakalipas at dinasalan ng mga pinakamakapangyarihang espiritu ng kalikasan. Bawat palaso ay inukit ng mga sinaunang orasayon at inialay sa mga diwata ng kagubatan. Ang problema, ayon kay Lolo Tiyoy, ay matagal nang nawala ang mga panang ito.
Inilibing ito sa isang lihim na lugar sa kagubatan upang hindi magamit sa maling paraan. Kailangan nilang hanapin ang mga ito bago dumating ang susunod na bilog na buwan, kung kailan tiyak na babalik ang Haring Aswang upang tapusin ang kanyang sumpa. Nagpa siya si Mang Kanor, kasama si Lolo Tiyoy at ang mga matatanda, na maglakbay patungo sa kagubatan upang hanapin ang mga panang ito. Alam nilang ang kagubatan ay puno ng mga anino at nilalang na nagbabantay sa lihim ng mga sinaunang sandata. Ngunit wala silang ibang pagpipilian, ito lamang ang tanging paraan upang labanan ang pinuno ng mga aswang. Sa kanilang paglalakbay, nakaharap nila ang iba't ibang pagsubok. Ang kagubatan ay tila nabubuhay, at ang mga puno ay tila gumagalaw upang hadlangan ang kanilang daan. Ngunit gamit ang mga dasal ni Lolo Tiyoy, nakarating sila sa isang sinaunang kuweba, kung saan sinasabing nakabaon ang mga sandata. Sa loob ng kuweba, natagpuan nila ang mga sinaunang panang ito, nakalagay sa isang altar na may mga lumang simbolo. Nang ilabas ni Mang Kanor ang isang palaso, biglang bumigat ang hangin at naramdaman nilang parang may presensyang nagising, isang sinaunang puwersa na handang tumulong sa kanila sa kanilang laban. Nang sumapit ang gabi ng bilog na buwan, bumalik ang Haring Aswang kasama ang kanyang mga kampon. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na ang mga taga-Alegria. Si Mang Kanor, kasama ang mga matatanda, ay nagtipon sa gitna ng nayon, hawak ang mga sinaunang pana. Bawat isa sa kanila ay may dala-dalang panalangin, at ang mga palaso ay nagliliyab sa ilalim ng liwanag ng buwan. Biglang dumilim ang kalangitan, at narinig nilang muli ang alulong ng Haring Aswang. Mula sa kagubatan, lumabas ang anino ng kanyang hukbo, patungo sa nayon. Ang takot ay bumalot sa mga tao, ngunit hindi sila umatras. Nang makita nila ang Haring Aswang, isang malaking halimaw na may mga pakpak, pulang mga mata, at mahahabang pangil, hindi sila natigilan. Itinaas ni Mang Kanor ang kanyang pana at tinutok ito sa halimaw. Isa-isa nilang pinakawalan ang mga palaso, at sa bawat pagdapon ng mga ito sa katawan ng mga aswang, nagliyab sila at nawala sa hangin. Ngunit ang Haring Aswang ay mas malakas. Habang lumalapit ito, isang malakas na sigaw ang narinig mula kay Lolo Tiyoy. Tumayo siya sa harap ng mga taga-Nayon, hawak ang huling palaso, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Isang dasal ang kanyang binigkas, isang sinaunang oras sayo na kayang patahimikin ang mga pinakamabangis na nilalang. Nang itira ni Lolo Tiyoy ang palaso, tumagos ito sa puso ng Haring Aswang. Nagkaroon ng malakas na pagsabog ng liwanag, at sa ilalim ng buwan, naglaho ang halimaw, kasama ang kanyang sumpa. Makalipas ang laban, muling bumalik ang kapayapaan sa nayon. Alam ng lahat na hindi na muling magbabalik ang Haring Aswang. Sa wakas, natudukan ang sumpa na matagal nang bumabalot sa Alegria. Si Mang Kanor at ang mga matatanda ay kinilala bilang mga bayani ng kanilang nayon. Si Lolo Tiyoy, nag-aabay sa kanila sa laban, ay pumanaw na may kapayapaan, dala ang kasiguraduhan na ang kanyang nayon ay ligtas na mula sa mga aswang. Ngayon, sa bawat gabi ng bilog na buwan, naaalala ng mga taga-Alegria ang kanilang tagumpay laban sa dilim. Ngunit patuloy pa rin silang nagbabantay, dahil sa mundo ng mga anino at nilalang, hindi mo kailanman alam kung kailan muling magbabalik ang takot. Minsan, ang mga halimaw ay hindi ang mga nilalang sa kwento, kundi ang mga taong nasa ating paligid, nagkukubli sa isang anyong hindi mo inaasahan. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong kababalaghan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, maaari kayong mag-comment sa baba, or ipadala ang inyong mga kwentong matagal na ninyong tinatago. Maraming salamat sa pagsuporta.